tayo magkakaroon ng update tungkol sa kaso ni Joe Villin kasi lumabas na po yung resulta ng DNA ng PNP. Si Leobert po, yung suspect in custody ng PNP, meron po siyang ginawang recorded confession. And I'm not gonna make any comment doon po sa video confession niya. Pababayaan ko na lang po yung autoridad at kayo po mga netizen kung ano po yung take ninyo doon sa sinabi niya. Doon sa video. Mahaba po yun. So ang ginawa namin, pinuto na lang po namin yung sa tingin namin yung mga mahalagang parte ng video na yon. Kasi what happened was, nung bago siya i-file yung kaso against him, nag-request po itong Leobert, kumare makausap niya yung mga kamag-anak ng victim, na mga kamag-anak din niya. At pinayagan naman po siya ng PNP at nagkaroon pagkakataon na nag-usap si Leobert at yung mga kamag-anak ng victim. Sila-sila. And it was recorded and tayo po ay nabigyan exclusive nung video habang siya po ay nagbibigay ng pahayag doon sa pamilya ng mga biktima. Ito nga po, meron na pong inilabas na dokumento ang PNP at itong dokumentong ito ay result po ng DNA laboratory report. Ito po DNA laboratory report at sinasabi po rito sa report na to na yung sinasabi nga pong bangkay na natagpuan dyan sa Palawan na sinasabi ni Leobert ay si Jovelin, 99.9% ayon po sa PNP DNA Laboratory ay kay Jovelin nga raw. And yun nga po, kahapon dumating na po yung NBI forensic expert from Manila para kumuha na po ng sample nung sinasabing buto nga po ni Jovelin. Si Attorney Garbo, in fact, kaninang umaga rin pala na nandoon na po yung mga forensic experts ng NBI para kumuha ng sample. Tama ba, Jonaline? Ma'am, yes, Jonaline? Sir. At pagkakalam ko, in less than a week, lalabas na rin yung kanilang report. Yes, sir.